Okay, mga ka-farmer, dito tayo sa Ampalaya natin. Mga ka-farmer, ito na nga. Unting na niyo sa ibaba. Yun. Ano yan? Hanggang dito yung baha. Na yung mga gapnod, yung mga naanod ng mga damo, sumasabit sa Ampalaya, tinanggal ko na lang. Saka ngayon, maraming bunga. Problema nito, hindi tayo nakapag-abono, hindi pa nakapag... Pasunod kasi yun nga, nantala pati pipino, maraming bunga na. Buti na lang naka-molts, kasi kung hindi naka-molts ay pati itong siguro pati itong lupa dito na binungkal natin sa gilid ng molts madalayhan sigurado. Ano lang natin ito kasi madaling ma-stress, madaling ma-kukulot tong Galaxy Max yung gaya ng ganito. Maklaro nyo, hindi yan si Barako, mga kaparmer. May nagkaroon lang talaga ng problema sa ano niya, lalo na minsan yung weather, bigla-bigla na lang yung sobrang init, bigla na naman yung ulan, lakas pa naman, bigla-bigla, kaya nagkakaganyan. I-observe pa natin to sa loob ng isang linggo kung anong movement ng kanyang mga talbos dahil sa baha, lalo na yung doon sa kabilang block, kasi ito yung una, pangalawa doon, doon talaga ang pinaka pressure ng tubig. May mga ganito, no, yun talaga ang isa sa pinaka problema. Yun, ganito yung makita nyo, yun, ganyan na dahon. Pero dadala din naman ng bunga, kaso ano, mantala yung pag ano, paglago niyan, tapos yung pagbunga niya rin. Gagayad pa tong iba kasi ibabaliktad yung pag ano. So mga ganitong bunga, ito na yung bali mga second batch na to sila na bunga, kasi yung una nga nito na mga maliliit tinatanggal natin. Ito. Sana mag-okay na tong panahon, grabe yung ulan. Ngayon, ano pa rin hanggang ngayon. Grabe, parang hindi na bumubuka yung ano, yung kalawakan. Wala nang araw. Baha, sobra-sobra yung baha. Kung nabalitaan nyo sa TV, yung lugar namin dito, ayun, poblasyon. Lubog. Lubog sa baha. Maraming ganito. Pero nagbunga din naman. Imbis na walang ano, wala tong depekto tong Ampalaya natin dito, okay tong tubo niya, walang ganito, walang kulot-kulot na ganyan. Ayun, bigla na lang. Pangatlong araw ngayon, kita na yung resulta. Dito. Dito yung ano, isa sa pinakamalakas na dumadaan na tubig dito na portion. Mula doon sa ibabaw, pababa kasi to, dito umaapaw. Pagka apaw niya dito, yan, pasok sa Ampalaya hanggang doon. Yan. Mga para ng buhangin na tambak yan. Dito. Medyo okay dito na portion, itong portion na to. Dito lang, kanto. Wala, hindi siya, walang pressure ng tubig. Naabot man, pero hindi, ano. Okay yung ano dito. Pero pagdating na dito na banda, wala na. Sa hanggang tuhod. Lagpas pa. Mababa kasi ito na portion, kasi nakita nyo yung may kahoy na yan, yung
bangkal. Diyan yung labasan. Pagdating doon, hindi na umaapaw kasi malabas na siya kasi dito. Hindi pa kasi ito nalinis, yun ang nakatrap ng baha. Ano lang natin to para abunuhan to. Magano siya nung susulpot na naman yung talbos niya. Panibago. Okay naman sa nang daming mga talbos na ano. Ito lang talaga yung klima ang nakaano. Yung naka ano sa tanim natin. Dito. Kung mapansin nyo yung ano, yung lupa. Napaka-pinong, parang buhangin na naitambak. Yun yung dulot ng baha kasi ang baha dito hanggang dito na porsyon. Tapos pressure talaga yung current ng tubig, lakas. Yung mga ibang mga puno dito, tinatakpan natin ang panibagong lupa kasi na ano na yung ugat. May ano na siya, may makikita na tayong parang kulang sa abono kasi nga yung pagkain natin dito pakunti-kunti, pero ano, every 4 days 3 to 4 days yung pagkain natin, pero ngayon mag isang linggo na nga wala pang abono uli, tapos kunti lang yung nilagay natin. Ito need na talaga to ng ano, ng abono. Bali, damihan na lang natin ng konti para mas ano, makabawi-bawi naman. Nagdagdag na kasi yung mga talbos niya. Kailangan na to ng ano, ng suporta. Ano na to ngayon, ng pizza. Mga mag-40 days na yata to. Kwintahin ko na lang uli kung ilang araw na to ngayon. Okay, yun lang muna mga ka-farmer, update sa ampalaya natin. Mamaya mag-abono tayo. At ano, observe natin to sa loob ng isang linggo kung anong magiging development niya. After nung baha na yon na sus, iwan kung bakit nagkaganon yung bigla na lang yung panahon. Ang ayos pa ng panahon ng araw na yon, bigla lang pagkagabi. Nag-umpisa ang ulan mga alas 9 hanggang kinabukasan umaga, ulan pa rin mula alas 9 ng gabi. Okay, yun lang muna mga kaparmer, hanggang sa susunod. Laging tatandaan, magsasakang mga alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.